Wala nang intro-intro. VTech agad! Honda Civic SIR. Kumbaga sa box type, baka ito yung GSR ng 90s. Yung mata niya kamukha ng kay Bulbasaur. Dati ang kaya lang nating bilhing VTEC eh yung Tech Pen. Ngayon kung gusto mong bumili ng ganito, mahirap maghanap ng hindi na lapastangan. Tapos napakataas pa ng resale value kasi walang gustong mag-resale. Honda Civic SIR. Wala nang history, VTEC agad. Ito ang top of the line version ng isa sa pinaka-paboritong kotse noong 1990s. Mas maraming abubot, mas mahal at higit sa lahat, mas matulin sa ibang Civic. At maski ibang kotseng 1600 noong panahon niya, natural at walang halong kemikal o turbo ang 100 horsepower per liter na output ng makina nitong twin cam VTEC sa magaan na kaha. Kaya ito ang naging benchmark ng power. Yung mga nage-engine swap, dyan sinusukat kung malakas din yung pinraject nila. Kaya bang tumalo ng SIR niyan? Kung hindi, mabagal yan sa'yo. Kung oo, aba malakas yan sir. Malakas pa rin ang following mula nung nilabas to nung 1998 hanggang ngayon. Isipin mo, lampas 20 years nang nakalipas. Marami pa ring fans. Ebidensya ang solid na mga grupo sa Facebook. Dami ng ganito sa daan. Magiging bida pa rin sa mga car meet at car shows. Siyempre sa mga racing. At dami ng wannabe at lookalike. At para sa 20 years old na sasakyan, Diyos ko po, may kamahalan pa rin ang presyuhan nito sa second hand. Ibang klase rin ang dating ng sasakyan nito at mga equivalent version, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Pero para maintindihan natin kung ano ba talaga ang kamandag nito, kumonsulta tayo sa tunay na magaling at nakakaintindi ng Honda culture. Yung kumakalikot tsaka lumalaro talaga. Hindi lang yung katulad kong puro basa lang sa internet forums. Dinayo natin si Boss Franklin Liu na matagal nang nag-Honda at maraming karanasan sa mga JDM. Kasama rin siya sa tuning shop na HP Racing na pangalan pa lang. Alam na kagad na nakakataas ng HP pang racing. Ayan o, tignan nyo rin ang bodega niya. Punong-puno ng Honda goodies. Ayun, ano sir, ba't Honda yung pinapang racing? Hindi Nissan, hindi Mitsubishi. Yung 90s na Honda kasi, katas yan ng, ano eh, ng Formula 1. Ah, okay. Yung mga panahon na yun, ang Japan, mayaman. So, lahat ng natututunan nila sa racing, afford nila na ilagay sa mga normal na kotse. So, isipin mo, kahit yung PH12 natin, hatchback, suspension yan, racing suspension. May dugong Formula 1 yun. May dugong Formula 1 pa rin yun. Front and rear, double wishbone suspension yun. So, dun pa lang. Tapos, lahat ng makina may Formula 1 technology din. At saka motorcycle technology. Ayun. Formula 1 technology mula sa automotive superpower, Japan. Ang resulta, maayos at exciting na kotse. Pero yun nga, sabi ni Master Al, hindi naman to perfectong sasakyan. Anong weakness ng mga ganitong Honda? Suspension, mabilis kumalampag kasi maraming bushing. Okay. Tapos wala rin siyang torque masyado. Yung lalo pag stop. So okay. Mababang RPM wala. Ah, okay. Wala kang asahan. Kailangan i-rev talaga. Kailangan i-rev. So halimbawa kung singitan, kung hindi mo bababa rin, medyo mapapahiya ka sa mga diesel ngayon. Sir, baka kaya ano, iniisip nila mayabang yung mga naka-Honda kasi rev ng rev. Tama, kasi kung hindi re-rev, hindi aandar eh. Ganun talaga. Ayun, wag niyo okay, makanghusga guys. Ayan, ano. Diba madalas masira dyan sa ganyan? Sa ganyan, kalimitan, tagas, okay. Yung lost motion assembly, umiingay. Ano yung lost motion assembly? Oh. Lost motion? Lost motion.
yun? Anong saan sa loob ng makina yun? Nasa cylinder head. Ingay lang. Yun. Okay, okay. O kaya, pag na-over rev, nalalaglagan ng barbula. Ayun. Yun lang talagang bukas makina. Lalo, pagka, akala mo, from second, nag-third ka, tapos pag-fourth ka, tapos 1-2-3-2. Yun ang tawag doon. Akala mo na i-fourth mo, pumasok pa lang ng segunda. Ano mangyayari doon? Magwawala yung makina mo. Pero hindi naman sasabog yung transmission ng makina. Yung makina, pwede buminta na. Okay. Pwedeng malaglagan ng valve. Ayun. Pagka sobrang taas ng RPM. Ang solusyon doon, change engine. Hindi. Prevention is better than cure. Ayan, tama. So, huwag kang gigil. Gigil ba ka mo, sir? Etong isang to, pinigil lang manggigil sa pag-modify ng Civic niya. Virgin. Fresh. Ito, fresh. And virgin. Katulad nung may-ari, guys. Ayan. Single? Yes. Single? Single. Ayan, mga single declare. Parang stock declare. Kapareho siya ng ordinaryong sasakyang 90s pagdating sa features, sa ride comfort, sa lamig ng aircon, steering, braking, interior space, tsaka fuel economy. Ayan o, andito tayo sa stock Honda Civic SIR. Anong year to, sir? 2000. Pangalan mo ulit? Raf. Raf and? Justin. Raf and Justin. Okay, si Raf yung may-ari nito. Papi Raf, ano madalas nasira nito, sir? Madalas nasira nito? Wala naman, nothing too serious. It's usually yung regular maintenance lang, yung usual wear. Mm-hmm. Pero ang pinakasakit siguro nito yung lock. Yung lock lang. Okay. It's a start naman to all the time. All the time? Madali mag-start? Madali mag-start to. Bakit? Ano bang tatak ng battery nyo? Hindi ko maalam eh. Huwag na nating banggitin yung battery na yan. Di naman nagsusponsor yan. Pero Motolite naman. Binanggit mo pa. Ito may armrest. Social. May armrest. Robusto. Wala ba naman robusto? Wala naman. Wala kang ibang ginawa dito. Wala mga filter, gano'n. Yung dad ko before, sinubukan niya kabito ng filter, pero naingayan siya. Binalag niya rin ulit. So, ibig sabihin, ito, stock na stock lahat. Exhaust, filter. So, more or less, parang out of the factory. Yan yung makukuha mo. Ito. Na out of the factory, walang ginawa, walang ginalaw. Kasi mga iba talagang ano eh. Mihis na mihis ko. Winalang hiya eh. Okay ka ba dyan sa likod? Okay naman dito. Maganda space dyan. Maganda space. Madami nga gamit eh. Dito. Madaming gamit. Kaya mag ano. Mm-hmm. Pangbarga. Mag ano. Mm-hmm. Mag Tama. Ang tunay na nagpapaangat talaga dito eh yung VTEC power. Sige, matulin. Pero sa totoo lang, hindi naman nakakasyak yung lakas niya dito sa stock na kotseng to. Hindi ko alam kung mataas lang ang expectations ko o baka may mali lang akong ginagawa. Wala ba yun, ano? Di ba tayo mag-VTEC? VTEC na yun. I think mga nasa 4,000 siya ng VTEC. Ah, talaga? Yung nakakatawa kasi dito, ano eh. Yung 60 mo parang takbong 120 eh. Oo, yung tunog kasi eh, no? Pero yun nga, depende na yan sa gagawing himas. Gaya ng ibang sasakyan, ang solusyon ay i-tune, gawing mas magaan, o i-engine swap mula sa mga JDM na sasakyang katulad nito. So kumbaga ito, sir, Civic na nakadamit lang yan, gano'n? Oh, Civic na nakadamit yan, naka-party dress lang. Tracksuit, gano'n, anong dating? Tracksuit, kinakatay nila yung V18, yung makina, kinakuha nila yung preno. Tsaka pinaka-importante, kinukuha nila yung Recaro. Kasi compatible yung mga laman yan sa Civic, sa na Civic, pareho local. Lang. Ito, okay. Kumbaga, bihis lang yung aha. Yung mga Civic, medyo pangkaraniwan lang tingnan. Okay, tignan natin ang makina nito, sir. Okay, syempre, mga nag-SIR, no? B-series, yung nasa puso ng mga makina nila. Ito, Integra. Original, tumabas, B-18C na Type R. So, ang sa dati, yan. Converted to from right to left. Mm-hmm. Pinerfect ko naman. Umorder ako ng piyesa sa kaibigan ko, Mark. Okay. Yan. Sir, pagpapalakasin yung ganitong engine series, ano mga madalas ginagawa po dyan? Maraming paraan eh.
Uh-huh. So, depende sa gusto mong setup. Gusto mo bang normally aspirated o gusto mong force induction? So, halimbawa, ito, NA yung setup ko. Uh-huh. Pag NA yung setup? So, ito, palitang camshaft, palitang piston. Mm-hmm. Medyo, ano pa nga ito eh, mild pa nga ito eh. Ang kinaiba niyan sa normal, ilang horsepower o anong... Ang V16A or... Ano nga ba siya? P6ZD1 yata eh. Aha. Matama. P6ZD1 ang local na SIR engine. Yun yung local na V16A. Yun, 160 horsepower at a crank. Tapos meron lumabas GSR na V18 naman. Yun, 170. Kumbaga yun yung normal na V18 na hindi Type R. Yes, pero VTEC siya. VTEC. Ito naman yung Type R na VTEC. Type R na V18. Ayun o. V18C. So ito stock 195 horsepower. 195. So mas mataas ang red line niya. Mm-hmm. Tapos hand ported, iba ang cams, ibang valve spring retainer, okay. Both sides double, ibang intake manifold. Okay. Tapos yung block reinforced. Pero yung pakiramdam malayo dun sa V18 na normal. Yung V18 na medyo GSR. Medyo mas may dulo. Ganun siya. So ang nature kasi ng B-series talaga high revving. So sa baba talaga wala kang mararamdaman. Tapos mapansin mo habang tumataas yung RPM, tulig ka na pala. Yun. So yun ang charm niya, parang motorsiklo. Ang Type R merong factory na helical LSD. Okay. Tapos close ratio yung gearbox. Final drive, mas low speed. So mas mabilis ang arangkada. So match siya dun sa high revving nature ng makina. Para mas madali mo maabot yung mas matataas na RPM. Tama. Okay. Yung mga local na SIR. Local SIR, mas mahaba ang gearing. Tapos walang LSD. So ano mga tipong tina-top speed niya? Di mas limited din kasi close gear. Mas madaming acceleration. Based on aking research ano sa internet. Ayun, science lang. Hindi pa naman dinetesting sa NLEX, SETEX. Hindi natin ginagawa yun dahil mababay tayo. Pero nasa may gawain tayo. Okay. research sa internet na... Research sa internet, siguro yung mga local na SIR abot. Kung kakayanin ng makina, siguro mga 240. 240? 250. Yun yung local na SIR. 240. Ganun, 240. Lalo na to. Hindi, mas maiksi gearing na ito. Ayun, mas maiksi gearing. Tansyo ko siguro sa main straight ng Clark, pero hindi ko pa nasusubukan kasi medyo poser pa yung kotse ko. Siguro mga 220, 225. Tsaka sinasabi nila pag may ganyan ka, parang 2-in-1 yung makina mo, no? Oh, kasi yun nga, merong low lift cam. Tapos merong nagwawalang VTEC. High lift cam. Yun. Yun yung wild cam kung tawagin nila. Para dun sa mga tito-tito dyan na concern sa fuel economy, ganun. Ito ba yung malakas sa gas? Para sa lakas niya, hindi naman. Siguro mga ito, mga naka mababa, 5.5. Mababa sa mababang side na yun, pagkakataw all the time. Pagka normal, pampasyal, paghatid sa 7. 7. Okay. Oh, pinanghahatid ko nga sa anak ko to. Oh, yun. Ano. Eto, boss. Yan ay B15, double VTEC. Okay. So, lumabas yan sa EK3, VIRS, tsaka VTI. Halos hawig siya dun sa local natin na makina ng BTI, pero 1.5 liter siya. Tapos, yung VTEC niya, 3-stage. So, merong 12-valve to 16-valve. Yun ang meron natin sa local. Tapos, meron siyang nagwawalang VTEC. Nagwawala? Pag sinabi nagwawala, ano ibig sabihin nun? Yun yung sinasabi lang, may wild cam. No? So, sir, may twin cam, tapos may single overhead cam. Para dun sa mga katulad kung walang kaalam-alam sa mga ganyan, anong pinagkaiba ba ng single cam dun sa twin cam bukod sa mas maganda yung taas? Ano bang advantage ng isa o dalawa? Pagka isa, less moving parts. So, sa mga tuwid, mas konti ang papalitan mong pyesa. Less gastos, mukhang less gastos yan. Okay. Hindi palagi kasi yung ibang single cam, rear pops na din. Ganon? Oo.
Pero pagka twin ka, mas madali bang itono yan? Mas madaling palakasin? Or mas madaling palakasin, mas maraming pyesa. May 2 liter, so available na 2 liter. Katayin niyo dun sa CRB ng nanay niyo, yung engine block. Kapit niyo dun sa SIR niyo. Ayun, medyo yun, madali na mag 200 horsepower yun. Oh, yun ano, kung gusto 200 horsepower, yung B20 tawag dun. B20 VTEC. B20 VTEC. So, palakihan ng block. Ay, mataasan ang displacement. Nagsisimula 1.5 hanggang 2 liter. Ang V16, ang V-Series, umpisa sa 1.6, tapos may 1.8, tapos may 2 liter. Okay. Meron din mga aftermarket, lumalaki din, mga 2.3, 2.4 meron yata. Okay. Pero aftermarket na yun. Pero kung gusto nyo 2.4 kagad, doon ka na kagad sa K24. K24. Modelo na yan eh. Saan original na kotse galing yan? Iba-iba. So ito, specifically galing Accord na modelo. Ano siya? 200 horsepower. 6-speed. So kung graduate ka na sa D-series at saka sa B-series, medyo ito na yung pupuntirihin mo. Di ba mabigat to, boss? 2.4 eh. Di syempre, bababa yung mga Honda natin. 1.6, 1.6 lang yung laro nun eh. Wala naman pakialam yung mga tao sa weight distribution dito sa atin. Sa atin, palakasan lang na makina halos eh. Oo, oh, yun ano. Meron yan sa CRB, meron sa Odyssey, meron sa Accord. Tapos sa States, meron din yung mga Acura. Pare-parehas lang yan? Iba-iba eh, maraming klase yan eh. Pero ito yung medyo sulit kasi ito, bili ko kay Zion sa Banawe. 135,000 lang. 135 yan. Oo. But ang B16 ba, mga B-series, magkano ngayon ang patakan? Pops, rare na eh. Kung kakambili ka, baka wala ka naman mabili. Tama. 150 na ngayon ang B16 eh. Ganun? Japan surplus. 1.6 lang yun, yung 1.6 normal. 1.6 lang, 160 horsepower, 5-speed. Luma. Rare pops pa yung mga pyesa. Ito, 2.4 liter, 200 horsepower. Yung mga iba, hindi 300 horsepower pa. NA pa lang. 6-speed pa. Baka, boss, hindi naman tumutunog ng hindi naman nag-bitik yan. Iba na kasi cam facing na yan eh. So, hindi na kasing nagwawala yung VTEC. Pero, mas malakas yan. Okay. So, kung gusto nyo malakas, yan. Kaya lang, yun, medyo marami na conversion. Kung makina ay 135, siguro matatapos ka mga 300. Anong 300? Sa 300,000 pesos? 300,000. Ang conversion. Yes, hindi kasama kotse. Hindi kasama kotse. Okay, okay. At yan na nga ang nagde-define sa makapangyarihang B16 at sa tuner scene. Minomodify para lalong bumilis. Yung stock mabilis na nga, pero yung tuning potential, napakalaki. Yung mga performance parts nang gagaling sa US, sa Japan, sa Taiwan, pati sa China, gumagawa na rin. Ito yung ebidensya na kapag malaki ang market, natural, lalaki din ang aftermarket. Dumayo ako sa Baguio para tingnan tong mga Honda Civic SIR na to. Stock lang daw, sabi ng mga may-ari. Pero alam nyo naman tong mga tropa kong Honda boys, dalawang klase lang ang setup para sa kanila. Yung stock, tsaka yung stock. O yun, no? Hindi tayo sa Baguio with Mr. Arkigo. Ito yung, anong tawag sa kotse na to? Civic SIR. Civic SIR. Stock. Stock. Okay, ito yung loob ng stock. SIR. Okay, yung manibelo niya, suede. Ito yung shifter niya. Bakal talaga. Tapos, stock din. Yung dalawang, yung mga packboy na built in. Wala talaga siyang armrest, Pops? Wala, armrest delete na siya. Ha? Armrest delete. Ba't dinilit yung armrest? Sumasayad sa... ano mo? Sumasayad sa Recaro. Yung EK9 walang armrest? Wala. Bali, EK9 ko. Ganon? Yes. Doon lang ako nakakita ng dinilit yung armrest. Yun, walang armrest sa likod. Wala na rin. Armrest delete din, pati likod. Power. So, okay to pang araw-araw, no? So, yun, maganda yung manibela magaan. Maganda yung preno, tumitigil. Parang sakto sa power niya. Makapit yung gulong. Ito, na lower. Siyempre, racing, former racing. Lul!
Puta, 50,000 yung bumper na yan. Ang tawag sa ganyan, Pops? J-Blood. Special din yung headlight niyan. Ha? Asan ang gunmetal dyan? Ito, ito. Parang pang Honda City eh. Ay, pucha. Parang may nababasag, ano? Pero normal yun. Normal yun. So, yan. Ito, ano to? Stock din to. SAR gauge ng Canada. Circuit Hero. Parang Guitar Hero. Kita pa yung mga grasa-grasa dun, ah. So, wala nang ano to. Anong tawag dun? Shift yung boot? Wala na, no? Ito, stock sa SIR din to. Sa EK na normal. Sa VTI, wala. Walang... Iba na to. Japan na yung kapulit. Japan na to. Tapos ito. Oh, ito, Recaro. Na SR5. SR5? Galing Integra. Yung upuan sa likod, Integra. Ito, ano naman to, DB8. Yung galing DB8. Integra Type R din. Ito yung galing DC5. Okay. Ipis oh. Lahing ipis gusto. Gusto matigit ng bitik ano. Oh. Galit na galit ng kotse nito eh. Feeling ko. Gusto niya mag 7,000 RPM. Wala pa kaming ginagawa eh. Guys, hindi totoo na pag naka-SIR, packboy ka agad. Kita mo, sausage party kami dito. Mabilis yung stock na SIR na tinesting ko kanina. Ito, isa pang stock na Civic SIR. Yoko to, yoko na mga ganyan. Yoko na mga Hondang ganyan. Tapos dito, di Fast and the Furious ang dating yan. Maapo yan, ganun. Okay lang ba sinushoot natin yung kotse niya? Okay. May issue. Tayo dyan. No choice na siya. No, dito na tayo eh, no? Bango dito ah. Bango, may packboy. Wala akong alam sa Honda, Pops. Yan si Asimo, guys. Yan ang Diyos ng mga nag-Honda. Ang patron saint nila. Diyan sila nagdadasal para sa rotating power. Hawak ng mga tao. Oh, ito si sila Paco eh, kapit na kapit eh. Sorry din oh. Takot pa naman ako pag nakakita ko ng wide open na daan, walang pabibitekin niya eh. Tulad niyan. Ay, Jesus po! Mamatay tayo. Pwedeng ipang racing, pwedeng ipang show, at pwedeng ipang tago. Lahat ng yan, pwede! All around ba? At habang ginagawa yan, pwedeng i-daily bilang user-friendly na kotse at matipid pa rin sa gas. Sure, yung normal Civic, kaya rin namang gawin lahat yan. Pero, etong SIR yung less common, mas mahal, mas mabilis sa stock, kaya mas desirable. Iba yung angas na dala ng full-blooded na SIR. Kaya yung mga bibili dyan, mag-ingat sa mga sinasabing SIR, pero hindi naman talaga. Kaya bukod sa may mga makinang B16, eto yung mga ilang details na dapat sinecheck sa kaha according kay Master Al. Check those. Itong ilaw kung Stanley. Oh. Benasun Stanley yan. Minsan may mga Lazada racing. Minsan Lazada racing depo TYC Taiwan okay. Na. So yan original SIR manivela, leather na red stitch pala. Sorry. Ah, red yan. Oo. Okay, original SIR gauge. Ito yung gauge.
8,000 RPM ang red line. Tapos yung shift knob niya iba. Pero walang shift knob to. Tapos ito yung fabric na lumabas sa SIR. Ng gear model na yan. Para every year nagpapalit sila. So 2000 to 2001 ganito na. Ganyan, okay, HKS kung tawagin. Okay, okay. Yan ang chassis code ng Orig na SIR. Tawag nila Padec 454, pero ito ang importante dyan, EK4. Padec 454, yun yung pang legit check na kung yung kaha mo, SIR talaga. Yes. Huwag ka na magbuo ng ganyan. Ngayong 2019, baba, bubuo ko SIR, stock-stock lang, gano'n. Depende sa lalim ng bulsa eh. Baka idol, matatawa ka kasi. Pati stock parts ngayon, mahal na. Kasi ang daming may gusto eh. Ang daming kasi may gusto. Tapos marami rin namang may afford. So low of supply and demand na yung nagaganap. Supply and demand talaga. Hindi naman para sabihin na internet tax. Pero yun talaga yung definition ng internet tax eh. Minsan, hindi naman lahat tungkol sa power, sa ganda ng auto, tsaka sa dami ng abubot na pinaglalagay. Pero sa biyahe ng achievement ng mga may-ari na sinasalamin sa kanilang mga kotse. Ang masarap sa Honda, kahit sino pwede. Kahit sino pwede magkaroon. Ito, kotse to ng isa sa mga tauhan namin dito. Okay. Maniniwala ka ba? Nakuha namin to, hindi umaandar. Project car namin, lagyan namin mas simpleng makina. Dati to, naka-V16. Ngayon, lagyan namin na lang ng D15. Kasi yan, binihisan. O ngayon, may pangyabang na si Charlie. Ito naman, ano naman to? So, mekaniko ko to, kay Toto, siyang builder namin ng kotse. So, inunti-unti, hanggang sa, ayan na siya ngayon. Pogi, oh. Di ba? From all walks of life, pwede. So, parang ano siya, aspirational pero achievable pa rin. Kumbaga, yes, no? Very achievable. Na halimbawa, kahit pagtanda mo, pag may pera ka na, hawak mo pa rin itong Honda mo. Dating ng araw, eto nga, hindi nga restored. Di ba? Mabula pa yung bubong. Oh. Pero wala, sinagaan niya. Bakit? Kasi tuwang-tuwa siya eh. May pride siya dun eh. So ako rin, pag nakikita ko, natutuwa din ako kasi labor of love and achievement. Yun. Parang ganyan yung mga istorya natin. Yung mga dinadahan-dahan natin yung mga builds. So sa Honda, pwedeng-pwede yan. Kahit, halimbawa, lumevel up ka na ng lumevel up. K24 mo na. Kahit Civic pa rin siya, down to earth. Pero nasa loob. Sa pwede mo sabihin stock lang, pero kay 24 na. So, generally, sa madaling salita, etong mga to, sa normal na fear, everyday people, hindi kailangan super yaman para maka-achieve ng magandang Honda. Kasi unti-unti, kaya eh. Sa Pilipinas, siyempre, bumakat sa mga puso natin ng SIR. Ano bang nagpa-special sa SIR? Marami naman siguro mas magandang kotse dyan. Kaya lang, sadyang meron siyang sariling character. Na hanggang sa ngayon, medyo mahirap parisan. Kasi pwede ka nang bumili ng Subaru ngayon, di ba, matulin din naman yun. O kaya, 86, may konting tulin na rin, may maporma din. Mas bago pa. Mas bago pa. Pero yung SIR, marami sa atin, makita natin dati, yan, gusto natin yan. Kaya lang, marami sa atin, hindi rin nakuha yan. Okay. Ngayon, kahit pa paano, may konting budget na ay na nating bumili. It runs on hopes and dreams. Yan. So, higit pa sa lakas galing sa factory, ang pinapasok mo sa ganitong pag-Honda eh yung potential na pwede mong pagandahin o pabilisin yung auto. Yung layo ng pwede mong ma-achieve depende sa galing mo, sa sipag, tsaka sa taas ng pangarap. Kaya, swak na swak yung slogan na Honda na, The Power of Dreams.